Pabayan, good morning, good afternoon, good evening, lalong-lalo na po ulit sa mga kadama dyan. Ito po pagkatapos ng privilege speech ni Senator Risa Ontivero. Siyempre, merong mga senador na gustong malaman at nagtanong po sila sa kay Senator Risa Ontiveros at panoorin po natin yung ilan nilang mga katanungan, mga suggestion at kung ano pa ang dapat nilang gawin para ano, kumbaga para mapatibay yung ating ano diyan paglaban sa West Philippine Sea. Panoorin po natin. Would the lady senator agree to accept a few questions? Yes, two quick friendly questions, Mr. President. Mr. President, I totally agree with the sentiments just elucidated by the Honorable Risa Ontiveros. But Mr. President, I may ask directly from Her Honor if it's about time that we go into further upgrading of our armed forces of the Philippines, going into Horizon 4, Mr. President. Mr. President, good gentleman from Cavite knows that this representation, together with His Honor, has long supported the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Also, the recently passed here in the Senate Self-Reliant Defense Posture Program Bill, and highly values the strong support given by a capable armed forces and national defense establishment to the frontline political and diplomatic and legislative work we are doing to uphold our national interests in the West Philippine Sea. And His Honor himself has also struck a first blow in giving the force of domestic legislation to our historic victory at The Hague under the UNCLOS. Kaya't pinagmamalaki ko po, Mr. President, good gentleman mula sa Cavite, na tayo sa Senado ay hindi po nagkukulang sa suporta ng Sandatahang Lakas at Department of National Defense na bigyan ng buong suporta ang buong bayan natin sa ating karagatan, Mr. President. Thank you, Mr. President. I promise the good majority leader that I'll be quick and we'll just have two questions. And my second question, probably, Mr. President, would have a historical footnote never heard before, Mr. President, in the halls of, modesty aside, in the halls of this esteemed chamber. Mr. President, kaya po tayo kinakawawa ng China ay kulang ang ating kagamitan, lalong-lalo na sa karagatan, Mr. President. But Mr. President, if any student here present would do a research, including our staff, Mr. President, ang talagang kulang sa atin ay submarino, Mr. President, submarines to upgrade our naval fleet, Mr. President. But my research would show that historically, we were there, Mr. President. We were there. Alam niyo po ba, Mr. President, and I would like to have this spread into the records, Mr. President. 1888, and before that, when the first naval submarine was launched, the person who developed that submarine by the name of Isaac Peral, Mr. President. Isaac Peral, Mr. President, was a resident of the Philippines. In fact, Mr. President, if we will search the records of the National Historical Institute, yun pong kalye na UN Avenue sa Ermita, alam po natin, United Nations Avenue sa Ermita, parallel to TM Calau, ang pangalan po niya originally was Isaac Peral Avenue. Si Isaac Peral po ang nag-imbento ng submarine. Mr. President, tumira po siya sa Pilipinas. At siya po ay isang Espanyol na galing sa Cartagena. Dinevelop po yung submarine. Malapit po siya sa puso ng Filipino naval authorities before. Ang kinamatay niya po, Mr. President, this is the historical footnote,
nagpagupit sa isang barberya sa Maynila, nasugatan yung kanyang sentido, doon po nag-develop ang isang sakit na hindi nagamot. He invented that submarine, the Peral submarine, which is still patrolling the seas of the world right now, being used by NATO forces, Mr. President. Whoa. I would like to interject that historical footnote to show that the Philippines is indeed a home to advanced naval vessels. In fact, the inventor of the submarine stayed here as a lieutenant of the Spanish Navy, Mr. President, and he died here. He got sick here, Mr. President. So did he die of tetanus? I think, Mr. President, it was exacerbated by that barbershop cut. Ang pangalan po ng proyekto niya, Proyekto de Torpedoro Submarino, September 20, 1884, Mr. President. So, if we look at history, Mr. President, hindi naman po, baka wala pang submarino noon ang China. Ang ibig ko po sabihin, it's about time, Mr. President, as concurred by the good Deputy Minority Leader, it's about time that we upgrade our fleet, especially the Philippines. Ang tanong dyan, mga kababayan, kung mag-upgrade tayo, magkano yung budget? Puro mga kurap yung nakaupo sa Pilipinas. Congressman, mapasenador man yan, mga kurap, korupsyon sa Pilipinas is grabe. Imagine niyo po. Siguro kung ano, kung idodonate ni Manny Villar yung kanyang 50 billion na pera, donate niya man lang kahit kalahati sa Pilipinas, baka siguro pwede pang mangyari makapag-upgrade tayo. Pero ngayon sa laki ng utang ng Pilipinas, parang hindi talang parang ewan ko, hindi natin alam, baka gagawa nila ng paraan, pero yung sana yung mga senador, bawas-bawasan yung mga sahod. Senador, congressman, kung ano pa man. Bawasan nila yung mga sahod nila. Di ba po, na-share ko na sa inyo yung budget ng isang senador one month, every month. Yung budget ng isang senador is 2.2 million every month. Imagine nyo po yun sa isang taon. Di ba? Ngayon kaya magkano yung budget nila na nakukuha every month? O bawasan niyo po yung mga niyo, sahod niyo, para para naman mangyari yung sinasabing upgrade ni Senator Tolentino. Dahil 'di ba sabi niyo halal kayo ng bayan, you are a public servant, 'di ba? Maglilingkod kayo sa mamamayang Pilipino at tutulungan nyo yung Pilipinas. Sana sa inyo na din manggaling. Kayo na mismo. Moto propio. Sabi nga nila. Bawas-bawasan nyo yung mga sahod nyo. Lahat kayo dyan. Kasi kayo lang yung mayaman eh. Tingnan nyo, ginagalang namin kayong mga dukha. Ginagalang namin kayong mga walang pinag... Ginagalang namin kayo, kaming mga walang pinag-aralan. Pag nakita namin kayo, good morning sir, good morning ma'am, ganun yung sinasabi namin. Pero ano yung ginawa nyo? Hindi naman kayo lahat ha, pero sabihin na natin 3/4 sa inyo is talagang mga kurap. Diba? Ginawa nyong business yung politika, ginawa nyong business yung politiko sa Pilipinas. 'Di ba? Wala man lang may naglakas ng loob sa inyo na mag-file ng anti-dynasty law. Bawal na nga, andun na nga sa constitution, pero kailangan pa ng batas para talaga kasi meron na daw sa constitution yung dynasty law na yan. But parang, alam nyo naman, hindi pwede. Bakit kayo magkakapatid, mag-anak, mag-asawa, andyan na kayo?
Imagine niyo mga kababayan, sa Congress pa lang, manood po kayo kapag opening ng Congress, pag magbayang mag pag kakanta na ng ano, magpe-pray na sila, tapos pambansang awit ng Pilipinas, tapos roll call na ng mga ano members. Grabe. Yung pamilya Revilla pa lang, lima na ata yung nakaupo sa Congress. Imagine niyo sa Congress pa lang yun na meron pang senator sa Senado, isa si Revilla, si Ramon. Ayan, re-electionist po yan mga kababayan. Sana wag po ninyong butuhin yan. Pakiusap lang po. Papogi lang yung ginagawa eh. Talaga, ginagawa nilang business talaga yung politiko sa Pilipinas. Wag na po tayong magpa-uto-uto sa kanila. Please lang po. Tama na yung ilang dekada na silang nakaupo dyan. Tama na yung siguro magpa-uto yung mga kabitenyo o kung sino man dyan na hanggang ngayon naniniwala pa rin sa kanila na kesyo ang galing, matulungin, maraming nagagawa, pero marami ding nananakaw. In Navy, and I associate myself with the sentiments just elucidated by the Honorable Risa Ontiveros. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Dagan salamat, Mr. President, at maraming salamat sa good gentleman from Cavite, not only for the very interesting historical note, pero napaalalahanan din nila ako na lumabas yung balita recently that for the first time, ang pinakamalaking bahagi ng proposed budget ng Armed Forces of the Philippines ay ipinapanukala para sa Philippine Navy. So all these together, I think, we continue to wait, Mr. President, on inputs from AFP and DND. Kung din, i-consider nila yung binanggit po ng good gentleman na posibilidad ng isang horizon for. Salamat kayo, Mr. Thank President. Thank you. Thank you. I believe Senator Estrada also wishes to ask a few questions. Thank you, Mr. President. Only one question if the gentle lady would want to yield. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, as your chair of the Committee on National Defense, I have been a witness to all these illegal incursions, the bullying of the Chinese government against us. And we have filed several diplomatic protests, not verbal, to no avail. I think we have filed already hundreds or thousands of diplomatic protests against China. And can you please advise this representation on how can we solve this problem? We can, according to your privileged speech, we cannot fight China because China is mightier than the Philippines. We cannot match them ship by ship, dollar by dollar, dollar to dollar. We cannot match a much mightier, bigger country than ours. Can you please educate this representation on how we can really solve the problem to tell China to stop bullying us? Are we going to rely on our allies? Are we sure that our allies like the United States, like Japan, like Australia, like New Zealand, are we sure that they are going to help us in case we are going to enter into a war against China? I hope not. Mr. President. Alam niyo, no, ito lang din yung mali sa kanila, no? Pero siyempre, dapat talaga naman tayong maghanda. Pero sana, no, hindi nila yung... Huwag pong i-ano sa tao na talagang pupunta tayo dun sa giyera or war. Kasi talaga naman kahit kung ano nyo pang sabihin ninyo, wala talaga tayong panama sa China. Diba? Walang-wala talaga tayong panama sa China. Siguro yung gagawin lang natin, yung mag-file ng diplomatic protest. Meron pong sinabi si Attorney Claire, mga kababayan, na yung nakalimutan ko lang kung aling bansa, 1,000
Hindi sila napagod sa kaka-file ng diplomatic protest hanggang sa matupad yung kanilang pagprotesta. Siguro umabot ng 1,000 yun. Nakalimutan ko lang talaga kung anong bansa iyon at yung kalaban nila is yung Amerika. Dahil sa tagal na ng panahon na sa sobrang tagal ng panahon na at hindi sila napagod sa kaka-protesta at sa pabago-bago na din ng presidente, hindi naman well sa habang buhay ba yan si, hindi natin alam kung kailan yan mabubuhay si Xi Jinping. Kapag nawala yun si Xi Jinping, kapag napalitan na yan, baka maiba na yung policy nila. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Ganun na lang yung iisipin natin. Pero huwag nating iisipin na talagang pupunta tayo sa giyera. Kasi wala naman tayong panama sa China eh. Good gentleman mula sa San Juan. Kaisa po ako dun sa pag-asa na walang gera na magsisimula dito sa bahagi ng ating mundo o bahagi ng ating karagatan. Hindi lang dahil masyadong unbalanced yung mga puwersa kung tayo lamang at China. Pero dahil sa panahon ngayon, hindi lang dahil napaka maunlad na ng mga teknolohiya sa pagigera, pero meron pang information warfare at iba pa. Walang mananalo sa ganyang klaseng gera. Tama. Lahat, to a certain degree, ay may pagkatalo. Pero, so paano natin matatapatan ang China tulad ng ating intensyon? I would not concede na yung daan-daan o yung libo-libong mga diplomatic protests natin ay walang saysay. Napakahalaga pa rin na tapat yung Department of Foreign Affairs file ng file ng diplomatic protest tuwing may insidente. Tinatawag yung Chinese ambassador to the Philippines para pagsabihan o para pagpaliwanagin sa gobyerno natin. Those hundreds or thousands of diplomatic protests make of record, tulad lamang natin dito sa Senado, put in black and white that our government through the DFA does not accept and condemns those actions. Speaking of our allies, mabuti na lampas na tayo dun sa hindi tayo patrap sa argumento na, oh, Pilipinas, pumili ka lamang sa isa. Bumalik ka sa dati mong pangunahing kaalyado, Estados Unidos, o dun ka na lang sumama sa recent na best friend na China. Hindi. Tingin ko po, Mr. President, Ginoo mula sa San Juan, as I've always said, a bigger coalition is a better coalition. So yung dumadaming bilang ng mga bansa, hindi lang Estados Unidos, andyan din ang Australia, New Zealand, may 3 o 4 na bansa sa loob ng ASEAN, may 6 o 7 bansa sa European Union, nandyan yung G7, nandyan yung India, at iba pa. Lahat silang nagsabing kakampi sila sa atin, lalo na dahil sa pagkapanalo natin sa Hague Tribunal. Dahil sabi nila, ina-uphold din nila ang UNCLOS. Dahil sabi nila, interest din nila yung freedom of navigation, yung rules-based conflict resolution sa buong South China Sea. Ituloy natin at i-enhance pa yung sinimulan na ng iilan kasama ng ating Navy. Joint Naval and Maritime Exercises, Joint Air Exercises. Itong tuloy-tuloy, talagang namimiyasa ang China, atake ng atake sa mga Coast Guard at other vessels natin gamit yung nakamamatay na water cannon. Pag-usapan siguro ng ating Navy at mga navies ng ibang mga bansang iyon, ano yung pwede pang gawin ng sama-sama bukod sa joint naval exercises para manatiling ligtas yung ating mga vessels, patuloy tayong may access sa sarili nating mga features sa West Philippine Sea, ma-resupply natin yung ating mga mangingisda at yung ating mga tropa doon na hindi hinaharas at dinadahas ng China.
Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, sa inyong mga kasagutan. Paano po tayo makakasiguro na yung mga nabanggit nyo pong bansa na kaalyado po natin ay makakatulong po sa atin? Eh baka naman pagdating ng panahon, hanggang salita na lang po sila at hindi po sila makatulong sa atin. Hindi ba po pwede na pag-usapan natin yung Coast Guard ng Estados Unidos, Coast Guard ng New Zealand, Coast Guard ng India, Australia, na pumunta rito at bombahin din nila yung barko ng China. Kasi yung palagay ko, yung barko... Nakakatawa din itong mga senador na to sa mga ano nila, no? Yung mga suggestion ba nila? Hindi nga pwedeng mag-eskili tapos magtatawag ka ng mga kaibigan mo para bumbahin din sila ng ano, ng tubig. Alam mo to nito, hindi mo alam kung seryoso, kung nagbibiro, hindi mo alam kung yung mga senador na to, kung ano ba talaga yung ano nito sa buhay. Yung alam mo yung seryosong usapan, tapos magsasuggest ka ng mga ganyan na hindi nga pwedeng, sabi nga ni Comador Tariela na hindi tayo ka-counter ng water cannon. Yun nga eh. Diba? Tapos ikaw, magtatawag ka ng ano, ng mga kaalyado mo para i-water cannon din sila. Ano yun? Ng Coast Guard ng Pilipinas, baka wala silang water cannon, hindi natin alam kung ano kapasidad doon, baka mahina rin ang pressure noon. Di ba natin pwede pakiusapan yung mga ibang bansa na mas modernize yung kanilang barko ng Coast Guard? Pwede ba natin silang pakiusapan na sila na gumante para sa atin? Ayoko pong tumawid, Mr. President, Ginoo mula sa San Juan, sa usaping gantihan. Dahil wala na pong katapusan iyan kung tutuusin. Magiging cyclical, baka maging intergenerational pa. At actually, lumabas na rin po sa balita kamakailan, kahit si Presidente, sinabi nila na hindi natin iwa-water cannon ang China bilang ganti o bilang sagot. Mas gusto ko pang tawagin ng gobyerno natin ang mga kaalyado natin na samahan tayo sa mga joint naval at iba pang exercises sa ating karagatan of a defensive and preemptive nature na malakas ang dating, pero hindi tayo yung nag-oopensiba sa China. Pero para i-deny siya na gawin yung ganyang mga offensive actions sa ating mga vessels, ating mga mangingisda at ating mga tropa. And tama din po, Mr. President, ang Ginoo mula sa San Juan, over time, nagbabago-bago rin ang interes ng iba't ibang mga bansa. Yung mga kaalyado nga natin ngayon, noon, kalabang mortal natin, panahon ng mga naunang kasaysayan. Pero sa panahon ngayon, na napaka-eloquent ng pagkasabi nitong iba't ibang mga bansa, at dumadami sila dahan-dahan, hindi na babawasan, hindi tayo nalalagasan ng kaalyado sa usaping ito. I-maximize po natin, i-optimize po natin iyan para ma-secure talaga yung ating soberanya at possession sa mga bahaging atin sa West Philippine Sea, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Kaya ko lang naman po naitanong yun dahil ako'y nababahala at napipiko na rin sa mga pinagagawa nito, mga inchik na ito, dahil biro mo yung kanilang kanon, nakakamatay. Alam mo, Senator Jinggoy, sabihin mo si Senator Robin, kasi 'di ba ano siya, tapang-tapang niya, kayang-kaya na nga, nagbarko nga lang daw siya doon, pumunta siya doon, wala naman daw nangyari sa kanya. Swerte lang niya dahil sa kapanahunan noon, walang nag-water cannon. Sana ma-timing nga na pag pumunta siya doon, i-water cannon nung ano, para maramdaman niya din yung mga naramdaman ng mga Coast Guard. Ayun, sa pagsabihan mo yun, si Senator Robin Padilla. Ayan, nandyan nata dyan eh. Pakiusap lang po. Pagsabihan nyo po. Ayaw niya nga yung mga military na US Army andyan sa ano eh. Sa Pilipinas eh. Diba? Kasi kapanahunan daw ni President Duterte, wala namang ganyan. Pero alam naman natin na blackout yung media dyan. Blackout nila.
yun lang yung talagang talagang na big na news talaga, yung nasira yung barko doon, na nagreklamo yung mga mangingisda dahil kinakawawa sila, kaya para manahimik binilhan nila ng ano, pinalitan ata nila ng barko yun. Wala. Eh kung may mga namatay ng mga Pilipino ron, anong gagawin natin? Sorry na lang, sorry na lang. Hindi naman pwede yun. Eh kung ang buhay na nawala, talagang nakakabahala. No? At yun lang po, Ginoong Pangulo, maraming maraming salamat sa inyong kasagutan. Yes. Maraming salamat. Dagan salamat, Mr. President. With the permission of Senator Risa, may I just also ask a few clarificatory questions? Of course, Mr. President. With the permission of the Majority Leader. Yung tama sinabi ni Senator Estrada, parang nakakabahalanan. Tuwing lumalabas po ating mga Coast Guard vessels and mga BFAR vessels, binabanatan tayo ng water cannon araw-araw. Parang ano bang hakbang na magagawa natin para maitigil na po yan? Parang nakikita ko, paulit-ulit na lang tayong inaapi at binubuli dito sa West Philippine Sea. Na alam naman natin, lugar po natin yan. Ano sa tingin mo ang ma-advise mo sa ating administrasyon para sa ganyan ay hindi naman ganti, pero makapaghanda tayo sa ano bang klaseng action? Kasi sawang-sawa na din po tayo sa protest. Protest tayo ng protest. 164 diplomatic protests have already been filed with this new administration. What else can we do? Bakit kayo magsasawa? Alam niyo yun? Ano ba itong mga senador na to? Ba't kayo magsasawa na mag-diplomatic protest, mag-protesta na mag-protesta? Yun lang naman talaga yung paraan. Kailangan gawin niyo yun para merong record. Ha, kung hindi man mangyari sa atin ngayon kapanahon, kapag nawala na kayo sa mundong ibabaw, yung susunod na henerasyon ng mga senador na ganito pa rin yung kahihinatnan na ng problema, na ano na yung parang ang tawag dito, ano ba tawag dito, minana yung problema na yan hanggang sa susunod na mga henerasyon. At least, di ba, meron ganyan, meron black and white na papel na ganito, kapanahunan pa ng mga ganitong senador ni late, or kung nawala naman kayo sa mundong ibabaw, is meron silang record or ebidensya na thousand na or millions na, kung millions man, kung dadating man tayo sa millions na diplomatic protest, maproteksyonan natin yung sariling atin. 'Di ba? Yung mga ganito na yung mga senador na dapat sana sila yung mag-lift up, sila yung magpapalakas ng loob sa mga kababayan nating mga mamamayang Pilipino na ganito, huwag kayong mag-alala. Gagawa kami ng paraan para ano natin, maproteksyonan natin yung sariling atin. Pero tapos itong mga to magsasalita na nakakapagod na kaming mag-diplomatic protest, diba mga kababayan, imagine niyo ganito yung mga senador yung naluklok sa Pilipinas. Kaya sana no, maghalal talaga tayo ng talagang love of country talaga, hindi lang yung love of money. Diba? Yung mga senador na to Naka high blood. Nagulat nga ako, si binagit ng Pangulo, ayaw din niya po i-water cannon yung China. E paano yun? Mabubugbog lang tayo araw-araw dun sa West Philippine Sea. Bumaba ka sa pag-. Wala na ba tayong magagawa? Hindi ko naman siguro papayuhan si Presidente, Mr. President, dahil baka hindi naman sila matuwa sa akin. Pero, naobserbahan ko lamang po, may mga panahon
na kahit nagsha-shadow pa rin yung mga Chinong vessel na yan sa mga vessels natin, medyo lumayo sila at arm's length sila. At yun yung mga panahon na may kasama pa tayong ibang vessels ng ibang mga kaalyado natin. So, kung pagbabatayan natin yung mga actions natin moving forward on observation sa karanasan natin in the recent period, baka yun yung isang epektibong paraan. Hindi man gumanti sa kanya tulad ng ginagawa niya sa atin, pero pigilin siya, biguin siya sa gusto niyang gawin na sirain yung mga communications at navigation equipment sa ating mga vessels, na anihin yung mga bahura natin para itayo yung kanyang artificial islands, o na angkinin yung mga features sa West Philippine Sea para yung mga nakabaong likas yamang enerhiya dyan ay pwede rin niyang nakawin. At yun yung isang nakikita kong konkretong pamamaraan. Ituloy pa rin natin yung ating mga resupply missions. Ituloy pa rin natin yung ating pagpapatrolya dahil yan ay ating karapatan at tungkulin bilang isang bansa. Pero imbitahin din natin yung vessels ng ibang mga kaalyado natin na samahan tayo. Tingnan na lang natin kung susubukan pa rin ng China manggulo sa ganyang mga sitwasyon. Actually, sumasang-ayon po ako dyan. Yan ang suggestion din ni Senator Estrada. Baka naman Coast Guard ng US or US Coast Guard together with the Japanese Coast Guard can do a joint sail with us in this particular situation. Ganda po yan, Mr. President. You know, and I just like to put on record to my dear colleagues is maybe I was misunderstood. I was interviewed. Wait lang. Ayan, stop na muna doon. Ayan, maraming salamat mga kababayan. Diyan na po magsasalita si, ano, sunod po nating pag-uusapan yan dahil nag-aano na siya. Kumbaga, naririnig niya na yung mga anong tawag dito, yung panawagan ng mga vloggers, ng mga commentators, kung sino man, yung hindi siya fit maging isang Senate President kasi nga ang daming nangyayari sa Senado, yung mga hindi sumusunod sa rules nila, yung mga hearing na mga pambabastos, wala talaga. Tapos yung file na resolution ni Senator Risa Hontiveros na para paimbestigahan yung secret agreement is dinidelay niya, parang ayaw niyang ipahiring dahil syempre matatamaan si Tatay Diggs, pero wala tayong magagawa. Pero dyan po siya magsasalita. Kaya mga kababayan, babay muna. Maraming salamat. Magandang gabi. Anong masasabi niyo? At grabe, no? Talagang thank you. Nagpapasalamat talaga ako kay Senator Risa Hontiveros. Kahit sabihin niyo pang dilawan is at least, di ba, pinanindigan yung sariling atin. God bless po sa ating